Marami sa ating mga Pilipino ang naniniwalang maaring gamitin ang hazard lights tuwing may malakas na ulan o madilim na lansangan. Marami tayong nakikita na ganito sa mga expressway at highway na tumatakbo ng mabilis at nakabukas ang hazard lights. Ang tanong, kailan nga ba talaga o sa anong sitwasyon ito pwedeng gamitin? Tutok lamang po dito sa ating channel. Matagal nang usapin, tama bang gamitin ang hazard lights tuwing may malakas na ulan? Dagdag visibility daw ito kapag malakas ang ulan. Sa katunayan, hanggang ngayon ay may nakikita pa rin akong mga Facebook pages na may mga diskusyon patungkol dito. At personal ko itong nararanasan o nakikita sa lansangan. May mga kotse o motorsiklo na ginagamit ang kanilang hazard lights sa tuwing may malakas na ulan. Sa mga motorsiklo, ay ginagamit nila ito ng walang kaukulang dahilan at dagdag porma lamang. Pero matagal nang sinasabi ng mga otoridad na hindi pwedeng gamitin ang hazard lights sa mga nasabing sitwasyon. Una sa lahat, hindi wastong dahilan ang buksan ang hazard lights kapag may malakas na ulan. Kung gusto mo naman dagdagan ang visibility sa tuwing may malakas na ulan, maaring buksan ang mga pangunahing ilaw ng iyong kotse o motorsiklo o yung headlights. Mandatory headlights on tayo kapag umuulan. Once you use your wiper, once you turn on your wiper, you should be using also your headlight. Ang paggamit nito sa malakas na ulan ay magbibigay lamang ng kalituhan sa iba pang mga motorista na nakakasabay dahil hindi nila nalalaman kung ikaw ba ay kakanan o kakaliwa. At maaari itong magdulot ng aksidente sa kalsada. May batas na nagsasabing ang hazard lights ay maaari lamang gamitin upang magbigay babala sa ibang motorista kung ikaw ay nasiraan o may nakaambang na panganib sa kalsada. Sa madaling salita, ang hazard lights ay ginagamit lang sa emergency situations, sa mga nasiraan at hindi mga umaandar na sasakyan. Ayon pa sa mga eksperto, delikadong gamitin ang hazard lights kapag malakas ang ulan. Mali. You should not be turning on your hazards unless you are in an emergency situation. No, this is to signal yung mga cars behind you na you are in distress. Hindi naman ibig sabihin ay hindi na tayo maglalagay ng hazard lights. Kung wala ito sa standard manufacturing design, lalo na sa mga motorsiklo, maaari pa rin naman tayo maglagay basta nasa tama ang paggamit nito. Kung ikaw ay sangayon sa tamang paggamit ng hazard lights at gusto mong lagyan ng iyong motorsiklo ng ganitong device, ipapakita ko sa iyo kung paano magkabit ng isang hazard lights sa motorsiklo. Alright, mga paps, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano yung gumagana, kung paano ba talaga gumagana yung isang hazard lights, kung paano ba ito ini-install, no? Wala namang ibang gagamitin dito kundi isang switch and extra wires. Yun lang naman. Wala na tayong mga relay na yan. Magagawa natin yan. Gamit lang ang switch and wires. Extra wires lang naman. So, tara, baklasin natin yung motor. Sinabi ko bang motor? Dahil babaklasin lang natin yung upuan, no? Para lang makita natin yung mga wirings. So, tara! So, ayan, nabaklas na natin. Eh, Pops, bakit sa upuan? Hindi naman tayo totally talaga sa upuan mag-i-install, no? Tsaka, hindi naman specific sa isang motor lang yung installation. Para pwede rin magamit ng ibang motor kasi iba-iba tayo ng wirings. Sinabi ko ding extra wires kasi depende sa switch na gagamitin mo. Pero yung switch na gagamitin ko, may wires na. And switch na on-off lang ang kailangan natin. Yun lang. Kahit hindi naman specific na ganito. So, any switch naman. So, tara, umpisa natin. So, yeah, may power yung ating motor. Switch natin yung lights, signal lights. Kaliwa. Kanan. So, hanapin natin yung wiring ng signal light natin. Ito yung sa kanan. Ito yung sa kaliwa. Hanapin nyo lang yung positive ng signal light nyo. Dalawa yan eh. Isang ground, isang positive. Yung iba kasi wala nang ground kasi rekta na yun sa body ground. So, isang wire na lang yun. Doon na kayo magtatap. Eh, ito, dalawa to. Kaya, yung isa dyan is ground. Yung isa, hanapin nyo yung pinaka-positive. Sa motor na to, ito yung positive, yung green. So, yung kabila, ganun din, green. Ang pinaka-logic nito ng wiring, pag sinitch on mo, yung isang, it's either left or right, sabihin natin itong kaliwa, sinitch on mo yung hazard light,
itatransfer niya yung power sa kabila. So, sabay silang magbiblink. So, install natin ha. Pakita natin. So, ito yung switch natin. Bali, yung wire niya, tinap ko doon sa, ito yung kanan, no? Ay, kaliwa. Ayan, kaliwa. Ito yung kaliwa, positive, tinap po yung isang wire. Tapos, yung sa kanan, yung positive nung kanan, tinap po yung isa pang wire. So, kapag in-on natin siya, ayan, makikita nyo, oh. Naka-on yung kanan. Yung kaliwa, hindi. Pag ginamit natin yung ating switch, pag in-on natin siya, ayan. Sabay na silang nagbi-blink. So, ganun lang yung logic nun, mga paps, pag mag-i-install kayo. So, pwede natin yan ilagay dun sa may headlight. Yan, ipapakita ko ngayon yung diagram. Mag-like, share ang ating video. Comment kayo kung may mga tanong pa kayo. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video, ah.